so willing na ma-encounter si Lord. Yung gutom na ma-encounter si Lord. Yung walang ibang dahilan na pumunta dito kundi si Lord lang. Meron ba? I wanna tell you, kung willing ka na ma-encounter si Lord, mas willing siya na ma-encounter ka niya. Amen? At pang-apat po, the cleansing opportunity. Ano yung number one natin? Encounter opportunity. Number two? Reconciliation opportunity. Number three? Restoration opportunity. And number four, yung cleansing opportunity. Dito lilinisan tayo ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 9 verse 22, without shedding of blood, there is no remission of sin. The blood of Jesus Christ, ito po ang nag-cleanse sa atin from all of our sins. And then hanggang, malalaman natin yan mamaya. Jesus shed His blood for us, and when He died on the cross of Calvary. At panglima po, last one is the power opportunity. Sabihin nyo nga power. Sabihin nyo, malakas, power. Okay, so sa John 1:12, sabi dito, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Dito po, sa encounter na ito, magkakaroon ka ng power na magiging anak ka ng Panginoon. Sabihin nyo nga, right. Pag sinabi mong right dito, hindi lang ito karapatan, no? Isa rin tong kapangyarihan. Kaya nga, maraming tao naghahangad ng kapangyarihan, no? Gagawin nila lahat para lang magkaroon sila ng kapangyarihan. Alam niyo yun, yung nangyayari sa bansa natin, alam niyo naman yung mga balita, no? Dito sa encounter na ito, lalabas ang kapangyarihan ng Diyos at ito ay ibibigay niya sa iyo. Amen? Ang purpose ng kapangyarihan at karapatan ay para umangat ka at makilala ka ng maraming tao na anak ka ng Diyos. Amen? Amen? So dito sa encounter na ito, He will restore everything. Kung ikaw, may mga bagay sa buhay mo na maaaring nawala, I wanna tell you, ibabalik yan ng Panginoon sa'yo. Yung kagalakan mo na mag-serve sa Kanya, minsan kasi tamad na tamad ka ng pumunta ng church, no? Tamad na tamad ka ng pumunta ng LG kasi wala nang galak sa'yo. Kaya nga sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. He is killing our joy in serving God. He is destroying our future. Ang dami niyang distraction sa atin. But, ano sabi doon? But He comes to give us abundant life. Amen. So dito, ibabalik niya lahat. Yung kahulugan ng buhay mo, yung kapayapaan mo, ibabalik yun sa'yo ni Lord. Sino gusto noon? Amen. And we have to make a decision today. Number one, make a decision to really encounter God. Sino dito excited ma-encounter ang Panginoon? Amen? Okay, again, when we encounter God, you will never be the same.